Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Once again, this is Candidato Serad Mangandog sa aking mga estudyante. Magandang umaga. Ang part 3 na ito ay tungkol pa rin sa Drug Education and Vice Control, pero doon na tayo sa drug terminologies. Tapos na natin ang Republic Act 9165. Mayroon tayong terminology na narcotic drug. Kapag sinabi natin narcotic drug in medical speaking, a narcotic is any drug that produces sleep or stupor and also relieves pain. Ito yung nag-produce, a kind of drug na nag-produce ng parang inaantok ka or stupor. Stupor yung nawalan ka ng malay and conscious ka and also relieves pain. Hindi mo maramdaman yung sakit. For example, pain reliever. And legally speaking, the term means any drug defined as such under the 1961 convention. Matatakal din natin ito pero hindi pa ngayon. Ngayon, pag-aralan mo natin ng terminologies. Narcotic drugs depress the central nervous system. Central nervous system composed of our brain and our skeletal system. Iyan ang magkasunod o kaya hindi pwede maghiwalay. Kailangan active lahat yan para tayo ay patuloy na mabuhay. To produce a marked reduction in sensitivity to pain, create drowsiness, and reduce physical activities. Ang narcotic drugs para siyang depressant. Other effects can include nausea and vomiting, nasusuka ka, nadudual, constipation, mahirap kang makatae, natigiran sa maranap, ganan, itching, nangangati ang katawan mo, flushing, parang namumula ka. Constriction of pupil, sa mata natin naman yan, and respiratory depression is nahihirapan kang huminga. A drug which is in a therapeutic dosis diminishes awareness of the sensory impulses, especially pain by brain. In large doses, it causes stupor, coma, or convulsion. Kapag ginagamit naman ito sa therapy, kapag nasobrahan is pwede itong pwede kang parang nahihirapan ka. Parang masakit sa ulo, masakit sa utak mo, tapos sa large doses naman is nagkukumbulsyon ka. Mayroon din tayong term dito na psychotropic substances. Psychotropic substances means any substance, lahat daw ng substance, natural or synthetic, natural or synthetic or any materials is schedule 1, 2, 3, or 4. Matatakal din natin ito, pero ngayon, let us proceed. Pertaining to any drugs or agent having a particular affinity for or effect on the psyche. Ibig sabihin nito, lahat ng substance or drugs or agent na mayroon siyang connection na maka-affect sa ating psyche, sa ating utak at sa ating behavior. Iyan ang ibig sabihin ng psyche. Designer drug is a term. Meron din tayong sinasabi rito na designer drug is a term to describe drugs which are created or marketed to get around existing drug laws, especially by modifying the molecular structures of existing drugs to varying degrees or less commonly by finding drugs with entirely different chemical structures that produce similar subjective effects to illegal recreational drugs. Ito naman sa designer drug is ginagamit naman ito sa psychiatric medications. For example, yung mga psychiatric patient natin. They are used for testing in animals and neuroimaging. This is in the form of corporate drug design. Pero nagiging illegal ito halimbawa kapag yung designer drug na ginagamit sa mga party drugs. Yung mga kabataan na pinapaghalo-halo yung mga drugs which are malaki ang content, may possibility na makasira sa kanilang utak. May mga instances din dito sa party drugs na namamatay yung nag-take. The another one is cannabis. Cannabis is plant bush growing widely throughout the temperate and the tropical zone world. Nabubuhay daw ito sa temperate and the tropical zone world. Kasama na tayo dyan. Cannabis sativa L is a plant growing widely throughout the temperate and tropical zones of the world. The plant has been cultivated for centuries for the hemp fibers of the stem, the seeds which are used in feed mixtures, and for the oil as an ingredient in paint.
as well as for biologically as an active substance contained in its leaves and flowering tops. Ito, dati nung iba unang panahon pa, nung hindi pa na-discover, nung di pa ito na-abuse is, pwede pa itong itanim. Pero ngayon, mayroon tayong restrictions na pinagbabawal ito unless it can be used for legal benefits. Cannabis is generally term used to describe different forms of the drug obtained from the cannabis plant. Kapag narinig natin ng cannabis is ginagamit itong term sa pangkalahatan na substances na nanggaling sa cannabis plant. The principle of psychoactive ingredient of cannabis is tetrahydrocannabinol, also referred to as delta THC. Always remember delta THC. THC. Rather, ibig sabihin nito is tetrahydrocannabinol, and the percentage of THC depends to a certain extent or when and how the cannabis plant is grown, and also in how the various form of the drugs are prepared. Nakadepende daw ang percentage kung ang makukuha sa cannabis makukuha sa cannabis na THC sa kung paano ito lumaki at kung paano ito gi-prepared o paano ito ginawa. Cannabis is small amounts acts in depressant. Ang cannabis daw is mayroong hinahalo ito sa hinahalo, mayroon itong maliit na hinahalo sa ginagawang depressant. Malaki ang percentage naman ito kapag ginawa itong hallucinogens. Okay, ang ibig sabihin ng depressant is lahat ng drugs or substance na nagkukos to depress the normal function of our body. Halimbawa, hindi ka makagalaw ng mabilis, malakas is depressant. Hallucinogen is yung nag-hallucinate ka, nag-imagine ka ng kung ano-ano. Yun ang ibig sabihin ng hallucinogen. And that's all for this discussion. Hoping that you will watch this and comment sa ating group chat at magtanong kung ano ang hindi niyo naintindihan. I am sorry dahil hindi ko pa na-produce ang inyong handout dahil sa busy tayo at saka mahirap ang net connection. I am sorry and please do study your lesson kahit ito lang. Take note ninyo para sa padarating na exam natin is may sagot kayo. I am sorry dahil hindi matalino ang inyong instructor at minsan hindi natin madiscuss ng maayos ito at humihingi na ako ng paumanhin. At sana ay patuloy pa rin kayong mag-aral despite sa COVID-19 pandemic na nangyari sa atin. And inshallah, mawawala rin ito at matatapos nyo rin kung ano man ang inyong sinimulan. Inshallah. Assalamualaikum.